Kayo po ba'y naniniwala na merong kapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Hesus para putulin ang anumang tanikala o gapos na meron ng isang tao? Palayain ang isang tao mula sa gapos ng bisyo, ng kasalanan, ng pagkamuhi, ng pagkagalit. Meron po bang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon? There's power in the name of Jesus to break every chain. Napakagandang awitin at tunay na ito ay isang simpleng deklarasyon kung ano at sino ang ating Panginoon para sa atin. The way He relates to us in terms of our obedience, in terms of our holiness, so that there's power in His name. So, ating pong pagtatalakayan ng bagong tema for this month, ang usapin ng puso or issues of the heart. Ito yung ating tema sa buong buwan ng Pebrero. At ang particular na titulo ng mensahe ngayong umaga ay ating bantayan ng ating mga puso. Sino po sa inyo nakapagpa-check up na sa cardiologist? Ay ano ho, sabi ng doktor sa inyo, ayos ba ang inyong mga puso? Tumitibok pa ba? O baka iba nang tinitibok? Baka may bara? Baka maraming bara ang arteries? Baka may ma-double bypass? O mahalaga na ating sine-check up ang ating literal physical na puso. At alam niyo po ba, mula January hanggang July noong taong 2023, ang pinakamataas na dahilan ng kamatayan ng maraming Pilipino sa loob lamang ng halos 7 buwan noong nakaraang taon, 71% ng mga namatay sa buong Pilipinas ay dahil sa heart disease. Ischemic heart disease. At sinundan ng cerebrovascular disease, pangatlo ang neoplasma or cancer, at pang-apat ang diabetes. Nako. At panglima yung stroke or hypertension. So mataas ang namamatay na Pilipino sa heart disease. Kaya importante nagpapa-check up tayo. Okay po ba 'yan? So kung okay 'yon sa physical na pangangatawan, hindi ba mas lalong okay 'yan sa spiritual na kalagay ng ating puso? So ipa-check up natin ngayong umaga sa Panginoon through His words ang ating mga puso kung ayos pa ba, umiibig pa ba sa Kanya, o baka naman lalabig na. So let us open our Bibles to Proverbs chapter 4 verse 23, Kawikaan 4, there's no chapters in book of Proverbs or Psalms. So Kawikaan 4:23, ang sabi diyan sa Tagalog, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Sa Ingles, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Yan po yung ating tatalakayan. So let us pray po muna. Holy Spirit, the author of Scripture, kami po ay humihingi ng tulong sa inyo sa umagang ito for us to understand the meaning of this particular verse in your word. I pray, Panginoon, na buksan niyo po ang aming puso, paliwanagin mo po ang aming kaisipan, makita namin ang kahalagahan nito, ang aming bahagi upang mabantayan ang aming mga puso, upang hindi kami mahulog sa kasalanan, sa pagiging makasanlibutan, upang patuloy ka naming maluwalhati at maparangalan. Basbasan niyo po ang inyong iglesia, sampu Panginoon ng mga nakakapakinig sa online worship service, na maunawaan namin ang kahalagahan ng aming mga kahalagayan ng puso. Daluyan nawa kami, Panginoon, ng pagpapala sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ang salita pong puso sa salitang Griego ay lev, L-E-V, at sa salitang Griego, Hebreo ay L-E-V, at sa salitang Griego ay cardia, kung saan dito kinuha yung salitang cardio, na yung ibig sabihin ay puso. Ano ba ang kahulugan ng puso? When we encounter the word heart in the Bible, anong ibig sabihin yan? Yung salitang L-E-V. Ang puso po ay tumutukoy sa
seat of emotion or upuan ng damdamin. Sa 1 Samuel chapter 2 verse 1, sabi po dito, si Ana ay nanalangin din at sinabi, nagagalak ang aking puso sa Panginoon, ang aking lakas ay itinataas sa Panginoon. Tinutuyan ang aking bibig, ang aking mga kaaway sapagkat ako'y nagagalak sa iyong kaligtasan. So, ito po yung naging expression ni Hannah matapos na siya ay pangakuan ng Panginoon na siya'y bibigyan ng kanyang idinadalangin na magkaroon siya ng anak. Kaya yung sinabi dito, nagagalak ang aking puso. Ang puso ay nagpapahayag ng kagalakan ng iba't ibang uri ng emosyon or damdamin. Tama ba? So aside from sa kagalakan, ang puso ay nagpapahayag ng galit. Ang puso ay nagpapahayag ng pag-ibig. Ang puso ay nagpapahayag ng kalungkutan. The seat of emotion, yan po yung puso pag tinignan natin ang banal na kasulatan. Hindi lamang ito upuan ng damdamin o emosyon, ang puso ay upuan din ng desire or naisin. So lahat ng naisin natin sa buhay, nagbumula ito sa ating mga puso. No, ho? Sabi po doon sa awit 37.4, paborito kong binabanggit ito sa mga may kaarawan, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. So yung desire ng tao ay ito ay nanggagaling sa kanyang puso. Ano man ito, ito may desire na gumawa ng kasalanan, kalaswaan, kasamaan, o desire na tumulong sa kapwa at maging mabuting tao at patotoo sa komunidad, ito ay nagmumula sa puso. Kaya hindi lamang seat of emotion, not just seat of desire, but also, ito din ay upuan ng isipan. The seat of the thoughts. Sabi doon sa Genesis chapter 6 verse 5, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. So ito ang assessment ng Panginoong Diyos matapos niyang tingnan ang kalagayan ng mga tao sa panahon ni Noe, na kung saan ang bawat iniisip at hinahakal ng puso ng mga tao ay palaging inclined sa kasamaan. So, yung isipan niya ay palaging inclined na gumawa ng masama at iyan ay nagmumula sa kanyang puso. So, upuan ito ng kaisipan, pag sinabing heart. At ganun din, ito din ay upuan ng pagpapasya or seat of decision. Saan nag-uumpisa ang decision? Kaya maganda ay pag nag-decision tayo, talagang ikukonsulta muna sa Panginoon. Sapagkat ang decision madalas ay nagkakamali, lalo na pag pinanguna, hindi ang isipan, kundi ang damdamin. Ay, crush ko talaga ito. Ampo, ang ganda. Yung pala ay hindi naman maayos ang pag-uugali. No? So, ito ay upuan ng pagdidesisyon. Sabi doon sa 1 Chronicles chapter 12 verse 38. Ito ay tungkol sa mga leader sa Israel na susuporta kay Haring David upang siya ay gawing hari. Sabi doon sa unang mga kronika 12:38. Lahat ng mga ito, mga mandirigmang handa sa pakikipaglaban ay pumunta sa Hebron na may buong layunin, no? Na gawing hari si David sa buong Israel, gayon din ang iba pa sa Israel na nagkaisa na gawing hari si David. Mas maganda sa New King James Version. All these men of war who could keep ranks came to Hebron with a loyal heart. Loyal. Nagpasa sila na buong puso silang susuporta kay BBM. Parang ganun na. Pero dito, kay Haring David, ilaluklok pa lamang siya na maging hari. Loyal na ang kanilang puso, gagawin nila at ilaluklok nila si David bilang kanilang hari. Diba? Kanino kayo loyal? Loyal ba kayo sa Panginoon? O loyal ba kayo sa mga kapatiran? Ano? So, yung with a loyal heart, ibig sabihin nito, ito ay upuan ng pagpapasya. You decided to be loyal, to be true, to be committed to someone else or to anyone else.
especially commitment sa ating Panginoon. So bilang mga Christians o mga believers ng ating Panginoon, inuutusan tayo ng ating Diyos na ibigin natin siya ng buong puso. Ito yung tinatawag na first and great commandment, greatest commandment. No? Minsan merong isang abogado, dalubasa sa kautusan, sinabi niya, tinanong niya, "Pang Rabbi, what is the greatest commandment?" Kasi ang daming utos eh, sa Bible, ano? In fact, ang mga Hudyo, they could count as much as 638 known commandments. So, which of these 638 commandments in the whole of Scriptures, particular in the Old Testament, ang the greatest? Anong sabi ng Panginoon? Sa Matthew chapter 22:37, "Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip." So, involved dito yung puso. Tama ho ba? Involved yung heart para ibigin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Sa Gospel po ni Lucas at sa Gospel ni Mark, dinagdagan nila hindi lamang puso, hindi lamang kaluluwa, hindi lamang pag-iisip. Makikita natin doon, idinagdag nila yung salitang strength or kalakasan. Sa Luke chapter 10 verse 27 at sa Mark chapter 12 verse 30, na ibigin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. So anong ibig sabihin nito, mga minamahal ko? Ang ibig sabihin lamang sa tinura ng ating Panginoong Hesus na the greatest commandment, ang dakilang utos na ibigin natin ang Diyos, ay ito ay kumakatawan sa lahat ng kung ano tayo at kung ano meron tayo. Lahat ng ating buong pagkatao, kabilang dyan yung mental, physical, at emotional na aspeto ng ating pagkatao, ito ay dapat kasama sa ating pagpapahayag ng ating pag-ibig sa Panginoon. With all of our human faculties, with our heart, mind, and strength, ito ang command ng ating Panginoon. So, ang puso ay kumakatawan sa ating mga lubos na pinapahalagahan, our core values, at sa ating mga pinagtatalagahan. Uulitin ko yon. Ang puso ay kumakatawan sa mga bagay, sa mga tao, anuman, na ating lubos na pinapahalagahan, our core values, at sa lubos nating pinagtatalagahan, our commitment. At ang isipan naman ay nagpapahayag kung ano ang ating iniisip at pinaplano. Wala pong sa salita sa wikang Hebreo na katumbas ng mind o pag-iisip. Kaya ang ginagamit sa Old Testament kapag mind ay salitang Hebreo na rin na lev, na tumutukoy na rin sa dako kung saan nagaganap ang pag-iisip at pagpaplano. So, ibig sabihin, ang heart, involved dito yung pag-iisip. No? Meron tayong dualism na tinatawag head and heart. Parang we tend to separate the two. Itong head, itong heart. No? Pero sa Bible, walang ganun eh. Sa Bible, sakop ng puso maging ang pag-iisip. Mamaya, I will try to prove that. No? Sa karaniwang pagkaunawa ng karamihang tao, sa ngayon na, and even some Christians, ganito ang kanilang pagkaunawa pag pag-uusapan ay heart. Bukod doon sa physical na puso na tumitibok at nagbobomba ng dugo, pag pinag-usapan yung salitang puso, ang kanilang naiisip ay ganito. More on emotion lang. Hindi kasama ang pag-iisip, hindi kasama ang pagpapasya. Okay? More on emotion. Pag sinabing heart, ano ba ang symbol ng love? Diba, heart? So, ganun lang nakapokus. Pag sinabing heart shape, ang emotion na kinakatawan nito ay ano, pag-ibig, diba, yung heart. Ito po ang karaniwang pagkaunawa ng karamihan sa mga tao, lalo na ngayon. Kailan ba ang Valentine's Day? Miyerkules na ata. Marami na nagpupula. No? So, yun po yung karaniwang majority ng mga tao ay ang kanilang pagkaunawa sa salitang heart ay nakaugnay sa pag-ibig,
sa affection, na ng pag-ibig, ng puso. Kaya ang araw po ng mga puso ay isa lamang ang damdaming kinakatawan. Hindi ka kinakatawan dyan sa araw ng mga puso ang damdamin ng galit, di po ba? O damdamin ng pagkatakot. Ang tanging emosyon na nangingibabaw sa araw ng mga puso ay ang pag-ibig. Meron na ba kayong kadate? Wala pa. Sige. Mamaya, tingnan natin kung tama ba yung aking mga gagawin. Pero itong pag-ibig na ito, hindi po basta isang uri lamang ng pag-ibig na karaniwan. Sapagkat tayo may pag-ibig sa ating anak, sa ating magulang, sa ating kapatiran sa church, di ba? At meron tayong pag-ibig sa ating Panginoon. But this particular kind of love is very much romantic in nature. Di ba? Pag nag-advertise na dyan, mga services, ito ang magandang motel, ito ang magandang facility, pwede ninyo itong tingnan para dito kayo mag-spend together, di ba? So, doon lamang po nakapokus sa makataong uri na pag-ibig na may halong romance at mayroong halong kilig. Lalo na mga artista, pinopromote siya, sige, kiligin kayo, love tandem. Dati uso yung riding in tandem ngayon, ngayong buwan, love tandem ang mauuso at marami ang pakikiligin. At ito ay nagdadala sa isang magkatipan ng magkasindahan sa dako na parang sa araw ng mga puso, parang sila lamang ang tao sa daigdig, ang magkasintahan. Parang hindi nila pinapansin ang mga tao na sa paligid. Sila lang nakatingin sa isa't isa. They do not care about the other people. Right? Parang hindi kayo nakaranas ng ganyan o kayo ay boyfriend, girlfriend. Di ba? So, yung sabihin, doon lang nakatuon ang salitang pag-ibig, lalo na sa panahong ito, sa romance, sa kilig, na halos bawat oras, kung maaari, araw-araw, ay palaging nasa isip ang girlfriend or boyfriend, hanggat maaari, palaging gustong makausap at kung posible, palaging makasama na sa tuwi na. So, ito ang pinopromote ngayon. Pag manood ka ng TV, makikita mo ganyan ang palabas. Ang galing talaga ng mga TV, mga host, kung ano yung trend yun ang kanilang ibibigay sa mga tao. So, ang araw ng mga puso ay tinatag, I believe, no? Para pagtibayin ang emosyonal at romantic na pag-iibigan. Yun lamang ang purpose. At dapat na maunawaan natin na ito ay tinatag nung unang panahon. Ano ba yung history ng Valentine? Valentine's Day? So, I tried to make a research. Ito ay nagsimula sa Roman culture na alam niyo mga Romano, tayo mga Pilipino, na-influensyahan tayo ng mga Kastila, mahilig tayo sa mga piyesta. Tingnan niyo, piyesta doon, piyesta dito, daladala yan ng mga Kastila sa atin. No? Ngayon, itong mga Romans ng unang panahon, sila'y may pista na kung tawagin ay pista ng Lupercalia. At itong pistang ito ay tumatagal ng 3 araw, February 13 hanggang February 15, yung pista na ito. At ito ay nakatuon bilang parangal kay Faunus. At doon sa, ito ay Diyos-Diyosa nila, no? Si Faunus. Na ito ay Diyos of Agriculture, Fertility. At nakaparangal din ito para doon sa founding fathers nila ng Imperyo ng Roma, kay Romulus at kay Remus. Kaya nagpipista sila ng Lupercalia tuwing February 13 para magparangal sa mga sa Diyos na si Faunus at sa founder na si Remus at si Romulus. Anong nangyayari dito sa panahon ng kanilang pagpipista dito noong unang panahon? Nagpapatay sila ng aso at ng kambing. Tapos yung balat ng hayop na ito, ang gagawin ng mga kalalakihang Romano ay papipilahin ang mga kadalagahan at hahampasin ng mga kalalakihan ng mga dalaga. Kasi naniniwala ang mga kadalagahan na kapag sila'y hinampa, sila'y magiging fertile, mabunga. Yan po yung umpisa nito, nitong pagdiriwang na ito. So, hindi ko nais na kayo ay
bawalang mag-date. O hindi kaya bawalang bumate. Hindi, ang aking intention, gusto ko lang halukayin ang pinaka-ugat sapagkat minsan tayo ay nagugoyo ng commercialism. Magkaan mahal-mahal naman ng chocolate, ano? Alam ko, nagtanong ng isang araw diyan na magkano ba ho ang isang pirasong red rose? Sandaan ho. Hindi ko kakamahal naman, isang piraso lang. Mataas pa sa bigas. Eh ano? Ibig sabihin, nagugoyan tayo dahil gusto na, yan ang gusto ng mundo eh. Doon tayo patungo. Tayo naman gagawa ng paraan kasi kawawa naman yung aking minamahal pag hindi ko inabutan ng skill. Eh, lantang ano. Kung hindi na rosas, ay di ano na lang. Santorium na lang siguro. Di ba? Ang ibig sabihin dito, ang pagsisimula nito ay hindi maganda sapagkat may halong paganismo. Kailan nangyari na ipatigil itong pista ng Lupercalian na ito? Ito ay pinatigil ni Santo Papa na sa pangalan ng Sigilatius noong ikatatlong century at pinalitan niya ito para matigil na itong kultura na ito. O sige, sa halip na Lupercalia, gawin na nating Valentine's Day. Ano naman ang pinag-umpisahan itong Valentine's Day na ito? Bakit inisip ng Santo Papa? Sapagkat si Papa Gelasius ay around 17th century, medieval times sa Europa. Pero itong 3rd century, itong si Emperor Claudius II, nagbaba siya ng isang proklamasyon. Wala at bawal ang pag-aasawa sa mga kalalakihan. Bakit? Sapagkat nakita niya, yung walang asawa, walang anak, mahusay na sundalo. Kaya ang ginawa niya, pinagbawal niya. Eh itong si Paring Valentino ay sinuway itong pagbabawal ng emperador. Ano nangyari? Nagkasal siya itong pare. At dahil dyan, siya ay pinapatay ng emperador. Kaya nagkaroon ng Saint Valentine. So, mula din sa Catholic. Di ba? Pag-alaala sa martyrdom itong paring sumuway na doon sa utos na emperador na bawal magkasal. So, yun ho. Gusto ko lang makita natin iyan. Ngayon, pinasikat itong Valentine's sa panahon ng mga romanticism sa Europa. Sino ba yung mga romanticist dyan? Sina William Shakespeare. Pinasikat niya yan. Okay? At nauso na yung panahon na yon nila Shakespeare ang paggagawa ng Valentine card, handmade. Sino sa inyo ng bata ay nagagawa ng mga puso, di ba? Yan ay nag-umpisa noon sa 17th century England. At pagkatapos, during the Industrial Revolution in 1913, itong Hallmark ay nagtatag na isang kumpanya sa layunin mag-imprenta ng libu-libong Valentine's card. Hallmark, meron pa bang Hallmark ngayon? Meron pa, no? So yun ay 1913, itong Hallmark. Kaya umunlad yung Hallmark dahil sa Valentine's card. So, hindi lang nakontento ang pagdiriwang ng Valentine's card dito sa pagbibigay ng mga card na galing sa binili nila sa Hallmark, kumita ng malaki itong kumpanyang ito. Idinagdag na rin sa pagdiriwang si Cupido. Yung maliit na baby na naked na merong pana. Di ba? Alam nyo, misan ang tao madaling maguyo talaga. Kaya Jerry, ikaw ba ay pinana talaga ni Cupido para kay Ate Christine? Wala ka naman nakita ang Cupido eh, no? Di ba? Pero tao na nagpapaniwala. Di ba? Ang Diyos ang kumikilos, hindi yung mga Cupido-Cupido na yan. Eh, sino naman itong Cupido na ito? Ito si Cupido na ito, bata siya, ano? Baby nga, eh. Pana. No? May arrow. Hook. Ganun na, ano? Ito si Cupido na ito. Kaya gusto kong maunawaan ninyo, ito ay rendisyon o version ng Diyos-Diyosan ng mga Griego. So, hindi na Romano ito. Diyos-Diyosan ng mga Griego na ang pangalan ay si Eros. Ano ba itong Diyos na ito ng mga Griego na si Eros? Ito ay Diyos ng pag-ibig at Diyos ng sexual o sex, ng Eros. Yan. Kaya si Cupido, yan ang pinagsimula.
So, nung maghalap ito sa buong Europa, pati si Cupido, nakasama sa Latin America. At hanggang ngayon, makasama rin natin ngayon dito sa Pilipinas. Di ho ba? Ako, nalulungkot na yung mga bata dito, mga magkasintahan. Baka hindi matuloy yung kanilang date pagkaituloy ko pa ito. Anyway, kailangan ho ito sapagkat ang root nito ng pagdiriwang na ito ay pagano at minodify lang ng Catholic Church. Okay? Not to offend our friends in the Catholic Church. So, dapat mapaisip tayo ngayon. Anong layunin? Bakit may pagdiriwang ng Valentine's Day? Bakit kaya tinatangkilig ito ng mga tao? Iisa lamang po ang sagot ko. Business. Commerce. Negosyo. Ascenso. Tama po ba ako? If we use our mind, our logic. At sino ang talo? Sino ang nadaya? Ang mga naloko. Sapagkat marami pong maluloko sa panahong ito. No? Akala mo gusto ka. Akala mo mamahalin ka. Yung pala, pagsasamantalahan ka lamang at iiwan ka lamang pagkatapos makuha ang lahat at lahat. Ay sino, dahil yun sa Valentine, no? Dahil hindi mo ginamit ang iyong tamang kaisipan. Punuan ng mga motel. Na pati ang magkasintahang hindi pa nakakasal ay iniinggan yung magkaroon ng sexual na karanasan. Bago sila ikasal, patago. Ngayon, tell me mga kapatid, kung mabuti ang epekto ng Valentine's Day sa ating pananampalataya at pamumuhay Kristiyano, sige, batiin nyo isa't isa. Bumati kayo. Pero kung pasama, let us stop using this for God's sake, for our holiness, because we know the origin and we know that it is intended to divert our attention away from our faith. And worse, it could lead us into sinning against our God. Ngayon, let us go back to Proverbs 4:23. Again, I would like to read. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So, pansinin natin yung salita ritong ingatan ang puso. Ingatan mong yung puso. Yun po yung ating tingnan. Alam niyo po yung ating puso, bago tayong na-born again, ay tinatawag sa Bible na matigas na puso. Stony heart. Kasing tigas ng bato na paglalarawan ng pagiging masuwayin, stubborn, at walang nais kundi ang gusto ng sariling damdamin, sariling pag-iisip, at sariling pagpapasya. Bago tayo na born again. Naging malambot lamang ang ating mga puso nung kumilos sa atin ng Holy Spirit upang tayo ma-born again. At natupad sa atin ang pangako ng ating Panginoon na sa huling panahon, ang Diyos ay gagawa ng bagong tipan sa ating mga nanampalataya kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang lumang tipan, ang tipan ng kautusan, kabilang na ang pagtutuli, ay pinalitan na ng bagong tipan. Hindi na pagtutuli ng laman na panlabas para mapabilang sa bayan ng Diyos sa Old Testament, kundi pagtutuli ng puso, the circumcision of the heart. At ito ay pamagitan ng pananampalataya sa natapos na pagliligtas ng Panginoong Hesus. At itong tipa na ito ay higit na dakila at higit na epektibo dahil mismong ang aplikasyon nitong tipa na ito ay pamagitan ng banal na espiritu na may kakayanang bumuhay sa patay nating espiritu. So ito ang pangako ng pagdating ng bagong tipan. Ipinangako na noon sa Old Testament na natupad na sa New Testament sa unang pagdating ng ating Panginoon. Ano ba yung mga pangako na may kinalaman sa pagbabago ng puso? Ezekiel chapter 11 verse 19. Sabi ng Panginoon, I will give them one heart and a new spirit I will put within them. I will remove the heart of stone from their flesh and give them a heart of flesh. Aalisin ko ang kanilang pusong bato at papalitan ko ng pusong laman ng malambot. Ezekiel 36:26, and I will give you a new heart, bagong puso,
And a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh, and I give you a heart of flesh. So what is this? Merong book si na sinulat si Joseph Scougal tungkol sa the life of God in the soul of man. Ang buhay na galing sa Diyos sa kaluluwa ng mga tao. And that is, this is it, mga minamahal ko. Ni-remove, tinanggal yung pusong bato, pusong masuwayan, pinalitan ng pusong masunurin. Jeremiah 31:33, for this is the covenant, referring to the tipan, pag sinabi covenant, tipan. For this is the covenant that I will make, so future, I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord, I will put my law within them, I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Who can say with all of their might and honesty that you are the people of God today, the church? Yes, we are the people of God. Why? Because God has removed our hearts of stone and replaced it with a new heart when we got born again. Kaya mapalad tayo, hindi lahat ng tao ay nangyari ito. Kaya tayo nagkakaroon ng interes sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng kaunawaan sa salita niya, nagkakaroon tayo ng interes sa sumunod sa kalooban niya because pinalitan na ng Diyos ang ating puso. Inalis ang pusong matigas. Kaya ang pagbibigay ng new heart, ng new spirit, at ang pag-aalis ng pusong matigas, at ang paglalagay ng ng bagong puso, na handa ng sumunod sa naisin at kalooban ng Diyos, ay nagpapakita ng epektibong pagkilos ng Holy Spirit sa taong makasalanang nanalig sa mabuting balita ng Panginoong Hesus. Under the New Covenant or the New Testament, ano ba yung New Testament? New Covenant. Ito yung tipan ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Under the New Covenant, ang pagsunod sa kautusan at pagbabagong loob or inward transformation or yung tinatawag na circumcision of the heart ay nagaganap kanino? Sa mga taong pinili ng Diyos upang maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Siya ang pumili sa atin para tayo ay bigyan ng puso para alisin ang ating pusong bato. Hindi pa napakagandang iyan. At itong ating pagsambay tugon na lamang sa kabutihan ito ng Diyos na tayo iniligtas. So, nagkaroon na po tayo ng bagong puso. If you are born again, you could say, I have a new heart. I have a new affection. I have this kind of desire to know God. Amen? Kung hindi ka born again, wala kang ganyan. You will not come here to worship Jesus Christ. Nagkaroon ka ng bagong heart, bagong affection, bagong desire, bagong direksyon. Di po ba? Yan ay ginawa ng Diyos. At ang katibayan na yan ay nagsimula na ay nang magkaroon tayo ng naisin upang masunod o sundin yung sinasabi ng Panginoong greatest commandment, na ibigin siya ng ating buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. Kung dati, nung hindi pa tayo na born again, wala tayong interest kay Jesus. Ang ating mga oras, our time, our treasure, and our talents, ay nasasayang lamang para sundin ang tawag ng kasalanan. Subalit ngayong na born again na tayo, binuhay ng Diyos ang patay nating kaluluwa, binago ng Diyos ang ating mga puso, tumibok na ito para kay Jesus. Nandun na tayo sa pagsunod sa kautusan ng pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Dahil ang Diyos ang unang kumilos. Nagsimula na tayong mamuhay sa kalooban ng Diyos, bagamat masasabi natin hindi perpekto, pero nagsimula na. Hindi perfecto. We cannot perfect our holiness in this life. When God calls us home, then God says, it's done. It's done. Subalit, kung ating kukumpara sa mga hindi pa naliligtas at naboborn again, sila, wala silang naising sumunod at ibigin kay Jesus. Iibig lamang sila kay Jesus dahil sa pakikinabangin.
Hindi nila sa lahandang talikuran ng sarili, pasanin ang krus, ang mga dalahin sa araw-araw, at sumunod kay Jesus. Bakit? Sapagkat hindi pa sila naborn again. Wala silang hanaisin to be under the Lordship of our Lord Jesus Christ. Kaya, ngayon tayo mananampalataya na. Ito'y hamon sa atin. How to keep our heart in loving God. How to maintain our heart that is loving God always. Sino sa inyong hindi nakikita ito at naranasan na ito na isang malaking hamon? Diba? Hindi madali. Pero ito yung dapat talaga na lakarin natin. Paano mapapanatiling umiibig ang ating puso kay Jesus? Paano natin mapamananatili na ang ating puso ay nagnanais sundin ang kalooban ni Jesus? Paano natin mapapanatili na ating puso ay namumuhi sa kasalanan at umiiwas sa alok at layan ng sanlibutan? This is a great challenge for us, but we are on this way. We are already in this pathway, mga minamahal ko. Pero ito'y nananatiling isang malaking hamon. Why? Sapagkat nandito pa rin po tayo sa mundong ito. At sa mundong ito, nandito si Satanas. Nakikibaka tayo laban sa Kanya. Hindi tayo titigilan ng kaaway hanggat hindi tayo na ibabagsak sa ating pagsunod sa Panginoon. Nandito pa tayo sa mundo na kung saan ay pinaghaharian pa rin ng kasalanan. Merong naninirang kasalanan kahit sa atin. Ang awang our old nature still resists the new nature that God has already given to us. Kaya nangyayari itong malaking hamon, how to keep our heart with all diligence, how to guard it so that we will not fall into sin, that remains for us a great challenge, but we cannot do it alone. We know that God is with us. But this is still, again, ito ay isang commandment at hindi madaling utos, pero kailangan po nating gawin. We have a role to play on how to keep our heart on guard. Kailangan nating ingatan ang ating puso. Pag sinabing puso, naipaliwanag ko na ito, sakop dito ang ating iniisip, sakop dito ang ating damdamin, sakop dito ang ating pagpapasya. Sapagkat lalabas sa ating pananalita at makikita sa ating mga ginagawa kung ano ang nasa loob ng ating mga puso. Yung mga iniisip, hindi alam ng kapwa, pero yan ay magmamanifest once na ito ay lumabas pamagitan ng ating mga pagkilos, pananalita. Kung ano ang laman ng ating puso, kung tayo ay galit, lalabas mula sa ating mga labi ang mga masasakit na pananalita laban sa ibang tao. Kung ano ang nasa ating puso. Kung ano ang ating mga layunin, mga hinahaka, mga pinaplano, at mga kinahuhumaligan or kinahihiligan ng ating puso, lalabas po iyan. Kaya kinakailangan nating ingatan. At kadalasan, mas malakas ang hatak ng kaaway at ng kasalanan nakatira pa rin sa ating puso upang wag nating ibigin pahalagahan, igalang, at parangalan ng Panginoon. So, hindi lamang basta natin iingatan ang ating puso. Hindi nga humadali, pero dito, sa sinasabi sa Proverbs 4:23, ito po ay tinatawag na salitang empathic. Pag sinabing empathic, ang kahulugan po niyan ay forceful. Mayroong force. Parang may halong kuman. Parang sinabi, do it! No option, do it! Yun po yung emphatic word na ginamit dyan. The word keep or guard is an emphatic word. Na ang kahulugan nito, you need to keep on guarding. You need to set double guards. So hindi lamang isang bantay. Kung maaari, dagdagan mo pa ng isa o tatlo. Ganun po ang dapat maging mindset para laging i-check, hard check ang puso natin. Kung baka ito ay kanino na umiibig at hindi na sa ating Panginoon. Kung paano isang bantay ng bilangguan ay hindi dapat matutulog sa pansitan habang nagbabantay ng mga kabilanggo at baka siya'y matakasan, ganoon ang dapat na uri ng pagbabantay sa ating mga puso. So, hindi pala biro ano. Bagamat mahirap, pero doon tayo dinadala ng kautosan ito. Ano kaya ang dahilan bakit kailangan bantayan ng puso? Ng buong sika. Set a double guard on our hearts.
Sapagkat sabi dito, mula sa puso ay dumadaloy ang buhay. Di ba, pag tumigil ang timpok ng puso, anong mangyayari sa tao? Patay, walang dali ng dugo. Bakit? Kasi hindi na nagpapam ang puso. No? Kaya nung ako'y maoperahan, aba, ay pinatigil ang timpok ng aking puso. Yung mismong puso ko ha, pinatigil pala ito. At ang nagpatibok para yung dugo. So, tigil ang timpok ng puso. Hindi gumagana ang baga. Ang gumagana ay makina na nagsusupply ng dugo sa iba't ibang bahagi ng aking katawan ng oxygen. Ano ha? Pero hindi tumitibok ang puso ko. Di ba? So, parang namatay na rin ako kung gano'n. Ano, di ba? Hindi tumitibok ang aking puso. Eh, hindi ko naman alam. Basta, bahala na po kayo, Panginoon. Di ba? Nangyari ho yan sa akin. At sapagkat ang sabi ng doktor, if you are not going to be operated, kung hindi ka ma-operahan, eh, sa Memorial Park ka pupunta. Mamili ka. Opera? Sementeryo. Sino naman pipili ng sementeryo? Di ba? Anyway, kailangan bantayan ng puso sapagkat dito dumadali ang buhay. Ano ba yung buhay dito? Lahat ng pag-iisip, all thoughts, all words, all choices, and all actions flow out from the heart. Lahat pala. Kaya ang puso ng tao, this is the central part of the human being, ng buong pagkatao, ang puso. Kung gusto mong makilala isang tao, alamin mo kung anong kanyang puso, ang buong pagkatao. Puso mo ang titingnan kasi hindi natin makita. Pero alam ng Diyos ang puso ng tao. Ano? Ngayon, the Bible includes the mind to refer to the faculty of the heart. Ibig sabihin, yung dualism na tinatawag sa ngayon na ang head at saka heart ay magkahiwalay, sa Bible hindi. Magkasama, magkaisa. Yung dualism na ito ay hindi itinuturo sa Bible. Sapagkat sa Bible, ang sakop ng puso ay ang isip. Ang isip ay nasa ilalim ng puso. Kung ano ang laman ng puso, yun ang iniisip. At yun din ang gagawin ng katawan. At kung anong nasa puso ay kasalanan, kasalanan ng iisipin. At siyang gagawin ng katawan. Anong patunay kong mga talata? Tingnan po natin, sabi ng Panginoong Hesus. Sa Mateo 15:19, tingnan po natin, napakaliwanag dito. Sabi ng Panginoong Hesus, siya mismo nagsasalita, sapagkat, Matthew 15:19, sapagkat nagmumula sa puso ang alin? Ang masasamang pag-iisip. So it's not the other way around. From the heart comes masasamang isipan, ano pa? Pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan at paglapastangan. So, napakaliwanag. No? From the heart comes all these kinds of sin, including evil thoughts. So, sa atin, makikita natin, dualistic, no? Head and heart. Pero sa Bible, pag tinignan natin, ito yung sentro, eh. Dito nagmumula ang lahat, eh. Ito sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya pala pinababantayan ni Lord sa atin ng ating puso ng matindi dahil sa usapin ng kasalanan, dahil sa kapangyarihan ng kasalanan. Tayo, itong Proverbs 4:23, ito ho'y para sa mga mananampalataya. Para sa ating kabanalan ito. Ano ha? So ngayon, paano natin maiingatan ang ating puso? So bago po ito mangyari, kasi ang tanong ko, paano natin maiingatan ang ating puso para hindi tayo mahulog sa kasalanan? So bago po ito, mangyari po lamang na hindi po natin kayang gugwardyahan ang ating puso sa pamagitan nga ng ating sariling kalakasan o sariling kakayanan. Bagamat pinagkalooban na tayo ng Panginoon ng lahat ng bagay para tayo makapamuhay ng may kabanalan to live a life of godliness, hindi pa rin tayo lubos na magtatagumpay sa ating sariling pakikibaka. Kailangan talaga natin ang lakas ng Panginoon dahil alam natin na sinasabi ng salita ng Diyos, apart from me, you can do nothing. No? So, makakatakas sa ating, kailangan nating maunawaan ito na kapag hiwalay tayo sa Kanya, sa ating Panginoon,
Makakapatakas pa rin tayo sa pagbabantay sa ating mga puso. Tatama rin pa rin tayong magbantayan yan. So paano natin ngayon maingatan ang ating puso ng buong sikap? Paano nga ba? Ang pinaka tamang sagot dyan ay ibaling natin ang ating puso sa mga espiritual na mga bagay. No? At isa-isahin ko yan. Kailangang mas maging espiritual ang ating puso. We need to bend our hearts or order our hearts to love spiritual ways and means and things, heavenly things. So ano yung mga bagay na ito, ng mga spiritual na mga bagay na ito? Number one, the Word of God. Ano sabi sa Awit 119:11? Your word I have treasured in my heart so that I will not sin against you. Psalm 119:11. Ang iyong mga salita ay iningatan ko sa aking puso upang huwag ako magkasala laban sa iyo. And Jesus said in John 6:63, tingnan po natin itong salita ni Jesus dito. The words that I have spoken to you are spirit. So the word of God is spiritual means. These are spirit. Hindi ito maunawaan sa pamagitan ng laman. These are spiritual. And this is life, sabi ng Panginoon. The words that I have spoken to you are spirit and life. And then, sabi ni Paul sa Colossians chapter 3, verse 2. Sabi niya, set your mind on things above, where Christ is seated. Ituunin niyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Why? Sapagkat kayo namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Meaning namatay na mula sa pagkakaalipin ng kasalanan. So dapat ang ating mga isip, damdamin, at pagpapasya ay dapat nakokontrol ng mga bagay na espiritual, ang salita ng Diyos. Kaya kung tayo po ay karnal mag-isip at magpasya, at hindi natin sinasangguni ang salita ng Diyos, ang Bible, ibig lamang sabihin nito, di natin binabantayan totoo ang ating puso ng buong sikap. Binababayaan natin ang ating puso na mapuno ng dumi. Sa halip na mabuti ang nilalaman nito, ay anong nasa loob? Ay di basura. Alam naman natin yung kasabihan, garbage in, garbage out. Kapag pinasok natin ay basura at hindi ang salita ng Diyos, ano ang lalabas dito, ano magmamanifest sa puso, ay di basura din. Kaya sabi ng Panginoon sa Lucas 6:45, sabi dito ng Panginoon Jesus, ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan. Di ba? Out of his heart, the good man out of the abundance of his heart comes good. At ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan. Sapagkat mula sa out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang laman, matinding laman, nagpapatakbo sa puso, yan ang lalabas sa bibig. Kung nagpapatakbo sa iyong puso ay kalaswaan, kada usapan mo puro kalaswaan sa iyong mga kaibigan. Kung laman ng iyong puso ay pawang kayabangan, kapag ikaw ay nagsalita sa harap ng iyong mga kaibigan, may halong pagmamalaki. Ang ganda ng sasakyan mo. Oh. Ang ganda ng gayo ko na narating. Tiyo ba? Bakit? Sapagkat ito ang nasa puso. Kung wala sa kaayusan ng ating mga puso at pinili nating iwanan ang kalooban ng Diyos, isa lamang po ang ibig sabihin niyan, pabaya tayo. At pinabayaan natin ito nung hindi natin konsultahin, bulay-bulayin ang salita ng Diyos. Pero may mga pagkakataon po na hindi naman palaging inclined tayo na magbasa ng Bible, di ba? Mayroong pagkakataon sa kaabalahan natin pagising sa umaga at may mga emergency na pangyayari, hindi natin magawa magbasa at manalangin. Nangyayari po yan kahit sa akin. May mga panahon din po na tayo nalalamig, di ba? Sino sa inyo din nakaranas na parang tayo ay gusto natin magpahinga muna sa ating pagsunod sa Panginoon. Parang gusto muna natin manahimik,
maging alone. Yan po ay nangyayari sa mga mananampalataya at maging sa mga propeta sa Old Testament. Sila ay nakaranas ng tinatawag na depression. Si Elijah, isang prime example po diyan. May mga panahon pong nalulupaypay tayo sa ating mga pinagdaraan ng pagsubok at problema, di ba? Ang mga problema, pagsubok, kahirapan, karamdaman, pera, kakulangan, yan po ay nagpapabigat sa ating buhay. Ano ha? At yan ay kasama sa ating buhay habang nasa daigdig na ito. At ang tendency po ng ating puso ay ma-discourage. Sometimes, maaawa tayo sa sarili natin. Naalala ko isang pastor, sinabihan siya ng kanyang may bahay. Sa loob ng mahabang panahon ng kanyang pagpapastor, wala siyang naipundar. Ang sabi ng kanyang may bahay, maling career ang pinasok mo. Nakakaawa yung pastor, ano? Parang naalala ko yung wife ni si Mrs. Job, ano? Salit na encourage si Job na magpakatibay. Iwala mo na ang Diyos at mamatay ka na. Di ba yung sinabi ni Mrs. Job kay Job? Sa halip na maging encouragement. Meron pong gano'n. No? Kahit ka mga pastor, mga leader, ay nadi-discourage din. Dumarating yan, kanino man, walang super Christian na masasabi pag dalwating ang mga bagay na ito. No? At sa galitong panahon ng ating buhay, Kristiyano, pwede pa kayang maingatan ng ating puso mula upang hindi magpatuloy tayo sa discouragement, sa kalungkutan. Upang makabalik tayo pa rin sa Panginoon, makapagbulay-bulay pa rin tayo. Pwede kaya? Pwede. Isang panalangin lamang po yun. Kung hindi na natin nahahiligan basahin ang Bible, tinaba na tayong dumalo sa mga pagtitipong Kristiyano, ang sagot yan, merong means of grace. You could pray. At kapag tayo nanalangin, sa pamagitan ng panalangin, may kapangyarihan ng panalangin, ibalik tayo ng Diyos sa Kanyang ganang sarili. Diba? Pag tayo nanalangin sa Kanya, tagtiwala tayo sa Kanya, kikilos ang Diyos, painitin muli tayo ng Panginoon. Kung tayo ng lupaypay at ng lamig, manalangin. Sa pamagitan niyan, mababantayan muli natin ang ating puso. Sapagkat may kapangyarihan ng panalangin upang maiwasan natin magtiwala sa ating sarili o maawa sa ating sarili at umasa sa ating Panginoon. Ang ating pananalangin ay indikasyon ng ating total dependency on God. Na sa panahon ng ating panlulupaypay, discouragement, wala tayo, aminin natin, Lord, hindi ko kaya. Wala akong magagawa. I need you. Help me. Napakasimpleng panalangin. And for sure, God will answer your call. Ibabalik niya ang sigla ng iyong puso. Kikilos siya upang ikaw ay muling uminit sa pag-ibig sa Kanya. Sapagkat ang indikasyon na ikaw ay umiibig ng mainit-mainit sa Panginoon, hindi mo iiwanan ang church. Ano? Lagi ko sasabihin yan. You cannot just distance yourself away from the church. Kailangan mo ang church to help you grow and kailangan ka rin ng church because blessing ka rin sa church because we are one body in Christ. We can use each other's gift to edify one another and to love one another. So you need the church. I need the church. I need my fellow pastors. So, importante yan. Anong gagawin natin kapag ganon? Mananalangin. Ano man ang ating kalagayan, meron tayong kahirapan, huwag tayo mag-aalala. Sabi doon sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, ano sabi ni Apostol Pablo? Huwag tayong mabalisa sa anumang bagay. Ano ba ang concern mo ngayon? Ano ba yung iniisip mo? Na yung puso mo ay palaging parang may takot, may pangamba, merong gustong-gusto. Ano ba yan? Ano sabi ni Paul? Huwag kang mababalisa sa mga bagay na yan, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat, ipaalam natin ang ating mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng ating mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So, usapin ang puso, ang gusto ng puso, kumayapa. Ang dami nating iniisip. Kanina si Elder Nad ay maraming, maganda yung panalangin. I feel his sincerity when he prayed this morning. Ang dami talaga.
At yung mga bagay na yan ay dinadala tayo palayo sa Diyos. Nahulog tayo sa kasalanan. Ano po? Pero when we pray to the Lord with thanksgiving, anong sabi dyan? He will guard our hearts and our minds. Wow! Siya rin pala yung magbabantay. Ang Diyos din pala ang mag-iingat ng ating isip at ang ating puso sa pamamagitan ni Jesus. Ang kasalanan po ay pipigil sa atin upang hindi tayo mag-pray. Tama? Sin will prevent us from praying. Kaya naman, mas piliin natin na mag-pray para mapigil natin ang hatak at gawa ng kasalanan. Mahirap ba mag-pray? Di ba libre naman? Di mo na kailangan magbayad. Yung nga cellphone, pag naubusan ka ng data, magbabayad pa eh. Magpipray ka lang. Lord, help me. Di naman kinakailangan yung prayer na talagang napaka-mabulak lang. Out of the sincerity of your heart, when you ask the Lord, Lord, help me. I'm done. I cannot do anything. Can you count on God to answer? Yes. Many times, He will. For sure. Huwag nating babayaan, mga kapatid. When we are in trouble, we can pray. And that somehow will guard our hearts para hindi tayo totally madi-discourage sa ating pamumuhay. Ano ha? And again, at para din mapagtagumpayan natin ang epekto ng kasalanan, malaki rin na nagagawa ng prayer. Tulad ng sinabi ni David last Sunday, ano ba yung ating pinag-aralan last Sunday? Sa Psalm 19, keep me from presumptuous sin. Ilayo mo po ako, o Panginoon, sa sinasadyang kasalanan. We can pray like that and ask the Lord to bend our hearts, ipaling, Lord, ito yung sarili ko, papunta ako sa kasalanan, ito ang laging gusto kong gawin. Lord, please, bend my heart to do your will. Can we pray like that? Is it according to God's will? If it is according to God's will, can we hold on to His promise that when we pray according to His will hear us? Yes. But we need to pray in sincerity. Lord, pagod na ako sa paglayo sa iyo. Pagod na ako sa paggawa ng kasalanan. Wala akong kapayapaan. I have these things and yet I'm empty inside. Bend my heart towards you. Can we pray like that? Anytime, anywhere, any day, we can pray. Simple prayer, and yet God will listen. We can pray to have a heart that hates sin and love holiness. It's very hard to be holy these days. Ang daming temptation. But we can pray and ask the Lord to help us hate what He hates and love what He loves. Kaya napakalaking tulong ang prayer for us to guard our own heart. Pero kung no time tayo to pray, what can we expect? We will lose the battle against sin and temptation. We have no power to resist sin. Hindi natin kayang labanan, tanggihan ang gawa ng kasalanan. And I will quote this, a prayerless Christian is always a powerless Christian. If you neglect your prayer life, I can tell you, you will be powerless against your battle with sin. Kaya mahalaga po ang regular feeding ng Word of God. Mahalaga ito sa ating buhay sa pangaraw-araw at lakipan na rin natin ng madalas na prayer. Yan ang pamamaraan para mabantayan ang ating mga puso. At panghuli na paraan para mabantayan natin ang ating puso, imagine lagi natin ang ating mga sarili na palagi nasa harapan natin ng Panginoon. Na lagi tayo nasa harapan ng Panginoon. Saan man tayo naroon? Nakikita tayo ng Panginoon. Lantad tayo sa Panginoon. Lagi siya nakatingin. Hoy! Yun po maganda. You practice, Lord, I know you are here. And I'm about to do this thing. Oh Lord,
it will be offending to you. Ay, hindi ko na gagawin, Panginoon. Sorry po. Maganda ito. Na palagi mo imagine, iisip na sa harapan ka ng Panginoon, kaya bago natin gawin ang nasa ng ating puso, isipin natin kung ito ay makakasakit sa kalooban ng Panginoon, kung ito ay magigrip ang Holy Spirit. Bago tayo gumawa o magpasya, iniisip pa lamang natin, atin palang pinoprocess sa ating isipan, alamin na natin, masasaktan ko ba ang Holy Spirit kapag tinuloy ko ito? Kung ito kaya ay magdudulot ng kahihiyan sa pangalan ng Panginoon, sa ngalan ng Church, na kanyang tinubos ng kanyang dugo, bago ako humakbang, magpasa, gawin ang kasalanan, matutuwa kaya ang Panginoon. So, imagine God is always in our front, nasa ating harapan. Kaya importante yan. Prayer at Bible plus alam ng Panginoon yung ating buhay. Nais ng Panginoong ibigay natin talaga ng buong-buong ating puso sa Kanya. Lalo na po sa panahon ng panalamig natin sa ating pag-ibig sa Kanya, sa ating buhay, panalangin, sa ating pag-aaral ng Kanyang mga salita at pagbubulay-bulay. No? At kung nangyayari po ito, kung meron tayong panlulupaypay, pag-iwan sa salita ng Diyos, walang panahon sa pananalangin, pwede nating suriin ang ating mga puso. Let us have a heart check-up. Malamang mayroon itong ibang hinahuhumalingan. The moment you stop praying, the moment you stop reading the Word of God, I can tell you, mayroong iba nang hinahuhumalingan. Napapabayaan mo na ang prayer, ang Word of God, dahil naging busy ka na sa pananood ng movie, ng talk show, ng Shopee, ng Lazada. Totoo ko yan. Yan ang pumapatay sa nasa mo para sa Panginoon. Hindi ko sinasabing huwag ka mag-Shopee. Ako'y nagsasabi. No? Pero kapag yan lagi ang dominating sa iyong buhay. Maraming mga kabataan ngayon, pagising pa lang sa umaga, sa halip na Bible ang unay, cellphone. Merong survey na nangyari. Alin ang mga bagay, ito ko, ano, sa family feud. Alin sa mga bagay na hindi maaaring mabuhay ang tao nang wala. Siyempre, pagkain, hangin, tubig. Alam niyo, sinama yung cellphone. Hindi pala maaaring mabuhay ang tao nang walang cellphone. Sa ngayon, hangin ang mentalidad ng mga tao. So, kung gano'n ang kalagayan, talagang mapapabayaan ang ating pag-ibig sa Panginoon. Kasi napalitan na ng laman ng iba. You know, sabi ng Panginoon sa Joel 2, verse 12, "Yet even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting and with weeping and with mourning, and rend your heart and not your garment." Hapakin ang garment. Kapag sila ay marubdob na sisisi, anong ginagawa nila? Hinahapak nila ang kanilang kasuotan. Nagsusuot sila ng sako, naglalagay ng abo sa pagpapakumbaba sa ating Panginoon sa panahon na sila ay nanlalamig. Sapagkat klarong indikasyon ng panlalamig ng pag-ibig ng ating puso sa Diyos ay ang pagbabaliwala sa Kanyang mga salita at ang hindi pakikipag-usap sa Kanya sa diwa ng panalangin. So nais ng Diyos na magsisi ang Kanyang bayan sa Joel chapter 2 mula sa kanilang coldness. Tumamlay ang kanilang love kay Lord. At nais ng Diyos na sila'y manumbalik. Lalalakipan nila ang kanilang pananumbalik sa Diyos sa pamagitan ng pagtangis, weeping, fasting, at gagawin nila ito ng buong puso. Rend your heart, not your garment. Ang gusto ng Diyos sa ating pagsamba ay ang ating puso, hindi yung ating mga ginagawa. We can perform here, I can preach, but if God is not my first and foremost, well,
Alam ng Diyos yun. So, kailan natin dapat bantayan ang ating puso? Well, all the days of our life. Pero ay particular ako na gusto tumbukin. Bantayan natin ang ating puso, lalo na sa panahon ng pananagana natin sa ating buhay. Ano ho? Sapagkat ang kasaganaan sa buhay, ang kaunlaran, ang pag-asenso, pagkakaroon ng yaman, ay po pwedeng maging karibal ng ating pag-ibig sa Panginoon. Maliwanag po ang salita ng Diyos. Ito'y tinagubili ng Panginoon sa kanila, sa bayang Israel, bago sila pumasok sa promised land, sa lupang Kanaan, na dinadaloy ng gatas, flowing with milk and honey, bago sila pumunta roon, ang tagubili ng Diyos sa kanila, Deuteronomy chapter 8, verse 11 to 18, sabi ng Panginoon sa kanila, mag-ingat ka sa iyong sarili na baka malimutan mo ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos, mga batas at mga tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Baka kapag ikaw ay nakakain at nabuso, at nakapagtayo ng magagandang bahay at nakatira sa mga iyon, at kapag ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami na, at ang iyong mga pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng nasa iyo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na mayroong mga makamandag na ahas at mga alakdan at tigang na lupa na walang tubig at na siyang nagbigay sa iyo ng tubig mula sa batong kiskisan na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakilala ng iyong mga ninuno upang kanyang papagkumbabain at subukin ka at gawan ka ng mabuti sa bandang huli. Huwag mong sabihin sa iyong puso ang aking kapangyarihan at ang aking lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito, kundi, verse 18, alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang pinangako sa iyong mga ninuno gaya nga sa araw na ito. So there is a danger of increasing in wealth. Baka ang puso di yan ibaling. Kaya warning yan sa mga Israelita noon. At warning din sa atin sa ngayon. Sapagkat mas mapanganib ang hatak ng salapi at material na mga bagay para malamig ang puso natin sa pag-ibig natin sa Diyos kumpara sa pagdating sa atin ng mga problema, ng mga kasakitan at ng mga kahirapang pwede nating maranasan. Sapagkat sa panahon tayo nahihirapan, nagdurusa, mas lalo tayong lumalapit kay Lord, di po ba? Mas lalo natin kailangan si Lord, di po ba? Mas lalo tayong napapalapit sa Panginoon. Pero sa panahon tayo nananagana, at I pray managana tayo sa lahat ng bagay, no? Kalusugan sa ating mga pangangailangan. Pero paalalahanan din natin mga sarili natin na huwag nating ibabaling dyan ang ating panahon, atensyon, ang ating puso. Sapagkat ang mga bagay na yan po pwedeng umalipin sa atin. Kaya bantayan natin ng mabuti ang ating puso. Tulad ng sinabi ng ating Panginoong Jesus, sabi niya, you cannot serve between two masters. At the same time, no? You cannot serve both God and Mammon. Mammon, kung nasa ng iyong kayamanan, where your treasure is, there your heart will be also. There are those words of warning. Kaya, importante yan. It's reminded for us. It is biblical. But I pray that God will make you prosperous so that God can use you to further His kingdom in this world. But take notice. Be warned. Baka mailbaling ang ating puso dyan. Pinawarningan lang naman tayo ng Panginoon. Now, as I almost end, ingatan mo ang iyong puso sapagkat ito ay dinadaloy ng buhay. Sa pamagitan ng pagpapakain ng regular ng Word of God at sa pamagitan ng regular na prayer. Kahit napakaiksing prayer, basta mula sa puso, okay yan. At lagi mong tingnan ang Diyos sa iyong harapan para mabantayan mo mabuti ang iyong puso.
para hindi ka bumagsak sa panlalamig sa Panginoon at sa kasalanan. No? Ingatan mo yung puso sapagkat tunay na dito nagmumulang iyong buhay. Kung malusog ang iyong physical na puso, okay, masayang masigla ang iyong pangangatawan, malakas. Same thing applies. Kung nababantayan mo ng mabuti ang iyong puso mula sa mga passion, mga desire at mga kondisyon nito, no, na hindi ka lugod-lugod sapagkat ang iyong puso ay binago na ng Diyos, hindi ka mawawala sa kanyang kalooban at hindi magiging miserable ang iyong buhay dahil sa pagkahulog sa kasalanan. Bantayan ang puso mula sa pagkainggit sa ibang tao. Mula sa pagmamalaki sa buhay at kataasan. Bantayan ang puso mula sa pagkagani. Bantayan ang puso mula sa panghuhusga sa ibang tao. Bantayan ang puso mula sa pagkahilig sa marites. Bantayan ang puso mula sa pag-iimbot. Bantayan ang puso mula sa paninisi sa iba. Sapagkat kung ano nangyari na itinakda ng Diyos mangyari, ito'y tiyak na mangyayari, kaya wala nang dapat sisihin pa. Sapagkat ang paninisi ay epekto ng kasalanan ng tao sa Eden, ang sinisi ni Adan ay si Eva, ang sinisi ni Eva ay ang aha. Kawawa naman yung aha, wala nang masisi. Unfair. Ingatan ang puso mula sa mga bagay na ito, magdudulot sa atin ng misery. Napakasarap mabuhay ng mapayapa ang puso. Tama? Nakakangiti ka. Nakakaharap ka sa tao na may kagalakan. Nagiging blessing ka rin sa kanila. At nadadala mo ang gospel. Imagine kung mag-share ka ng gospel tapos ikaw pala yung iyong buhay kung ano-ano nangyayari. Samantalang kung talagang ang gospel ng Panginoong Jesus na nagliliwanag sa iyong buhay, wow, ibang klase ang iyong pagbabahagi. Sa aking pagwawakas, number one, pinababantayan ng Diyos sa atin ng buong sikap ang ating puso dahil pwede magbago ang iniisip, nilalaman at iniibig nito. Kaya, bantayan mo. Sabihin mo nga sa iyong kapatabi, bantayan mo nga iyong puso. Ang problema natin, ang binabantayan natin yung puso ng ibang taong kadalasan, ano? Di ho ba? Nagsabi, bantayan mo yung puso. Yung sariling puso. Huwag mong anuhin yung iba. Meron siyang sariling puso, sariling buhay na kailangan niyang bantayan. Eh, dadagdag ka pa. Anyway. Pangalawa, eto. Eto yung aplikasyon. Kaya gusto ko ito maging group discussion natin. Kung sisiyasatin mo sa umagang ito yung puso, tunay nga bang umiibig ito sa Diyos? Be honest. Ang aking bang puso ay tumitibok para kay Lord? O baka ito ay na sa iba na. Kanino man o sino man, baka iba na. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay spiritual at maunawaan lamang sa parang spiritual. So ay kailangan bulay-bulayin, pag-aralan at isagawa. Ang tanong, ano ang iyong nakikitang sagabal para hindi mo mabantay ng iyong puso mula sa pagbabasa ng Biblia? Anong pwede mong bawasin? Pwede ba magbawas ka ng abot kamay na pangarap? Diba? Black Rider. Diba? O yung ano, showtime, tanggalin mo na yun. Wala yung dudulot sa'yo. No? Pwede, baka nang pwedeng bawasin. Basta ka na lang ng Bible. Kung hindi ka makabasa, meron mang Bible app, lagay mo ang earphone, pakinggan mo ang psalm. Wow. Habang natutulog ka, ang sarap. Number 3. Ang kawalan ng pananalangin sa araw-araw ay indikasyon ng malamig na kaugnayan sa Panginoon. Tama ba to? Kung hindi ka nagpe-pray, malamig ang iyong relasyon kay Lord. Now, paano mo mababantayan na hindi ito magaganap ng paulit-ulit sa iyong buhay? Nawa, nangusap po sa atin ang ating Panginoon. Palagi tayong titingin kay Jesus, hihingi ng tulong kay Jesus, sapagkat sa Kanya, palagi tayong nagwawagi. Amen. Salamat po.